pag bumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buica, rito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng Sinag-Asamahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo! Hello, Amy! Kasen, season 4! Oo! Oh. Season 4 na tayo. Ang bilis po ng panahon. Yeah. So, ngayon, Kasendo, sa season 4 natin, last time kasi pinakita natin yung mga alternative na pwedeng subukan ng ating mga kababayan dahil yung mga typical na pagtatanim nga natin ng ating corn, ng ating palay at pag-aalaga po ng manok at baboy medyo tagilid po ngayon dahil medyo mababa ang presyo. Kaya nag-introduce tayo ng iba't ibang klase ng mga pwede nilang pasukan po sa larangan ng agrikultura nung season 3. Ngayong season 4 naman, subukan natin ibalik ano ba yung pundasyon ng ating pagtatanim at pag-aalaga. Kaya ngayong araw, meron tayong makakausap. Pag-usapan natin, binhi naman. Oo, oh, maganda yun. I think, ang binhi kasi, ano, dapat good quality, no? Importante yan. And dapat yung germination. Mm-hmm. Importante yan, germination. Kasi pag bumili ka ng binhi, tapos yung germination is 50%, ibig sabihin, kalahati na lang ang tutubo. Oo. No? Lugi ka na agad nun. Oo, yung ibang binhi naman, tumubo naman, pero hindi maganda, di ba? Mm-hmm. So, dapat yung binhi, very important yan. Para at least yung aanihin mo, medyo maganda. Para makabawi ka, di ba? Yes. Ang agriculture, ito investment too eh. Kaya nga, kung ikaw ay mag-i-invest ka na rin naman, eh mag-invest ka na sa maganda. Para ang iyong kita, maganda din. Maganda rin ang balik. Tama? Yes, oo. And kailangan natin yan. Itong seeds, no? Mga seeds, very important yan. Kasi yung iba, inisip eh, uy, eh mga katipid, eh, kukuha na lang ako sa tabi-tabi. Mm-mm. Pero ang problema, gagastos ka ng pataba, may oras ka rin, almost 60 days yan, eh pagka lumabas yan, eh pangit, di sayang din, di ba? Opo, minsan yung iniisip natin ng mga katipid tayo, lalo pa tayo ng papamahal at sumasama lang yung loob natin. Yung nangyayari sa atin. Kaya nga po ngayong araw, meron tayong mga kasama na magbibigay po sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa binhi. At hindi lang yun, sasamahan po nila tayo, gagabayan nila tayo sa ating programa para po lalo pang mas mapainam ang ating mga ani. Abangan nyo po yan. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Babalik po ang Agri Ako Dyan. Kasendo, alam mo, mahalaga talaga sa atin pong mga farmer yung mga buto po. Kaya ngayong araw, meron tayong makakasama. Galing po siya ng Known You Seed Philippines Incorporated. Siya po ang marketing manager, si Ma'am Aubrey Ancheta. Hello po! Hello po! Magandang tanghali po. Sa lahat po ng participants natin, magandang tanghali po. Hello, ma'am! Yes, ma'am. Nabanggit ko nga po na importante po yung mga buto sa atin, no? At kayo po ay galing sa Known You Seed Philippines Incorporated. Ma'am, ano ba itong Known You Seed Philippines Incorporated? At paano po ito napunta sa ating bansa?
Bale, ang New Year Seed po ay isang malaking seed company po sa Taiwan. And then they decided to reach the Filipino farmers po since medyo magkahawig po tayo na klima doon. Kaya nagbukas po sila dito sa Pilipinas ng kanilang branch, which is now called No New Seed Philippines po. Kami po ay sister company ng Harvest Agribusiness Corporation. Ngayon po, ang No New Seed po ay nasa ikasampung taon pa lamang. Pero po ang mga varieties natin or yung mga seeds natin ay matagal na pong dinidistribute ng ating partner na Harvest Agribusiness Corporation. Kaya may mga farmer po tayo na wala pa man po yung branch ng No New dito sa Philippines, ay kilala na po nila yung mga varieties natin tulad ng Red Lady, mga melon na sweet flavor, and then mga honey juice at pakwan po kasi naipakilala na po sila noon ng Harvest Agribusiness. Oh, so matagal na pala, no? So far yung ano eh, na talagang popular yung Red Lady Papaya and yung ibang seeds ng Harvest matagal na ang seeds kaya kilala talaga. Yes po, yes. So yung technology niyo is ano, na-adapt sa Taiwan, no? And, yes po, Taiwan technology. And yung weather natin dito tsaka sa Taiwan almost the same naman, di ba? Yes po, sir. Yes po. Oh, pero yung mga fruits tree wala pa kayong pinapadala rito, mostly ano lang. Kagaya ng ano, atis, ganun, wala pa. Wala pa po, sir. Ang Nonyo po ay naka-focus po sa production and distribution po ng vegetables and fruit seeds po tulad ng pakwan, melon, papaya, ganun po. Ah, okay. Yung Red Lady, ito yung pinakasikat. Yes po. Ano yun? Para exclusive ba na ano sa inyo kumuha ng Red Lady? Bali po, ang Red Lady po is originally owned po ng No New Seed, Taiwan. And then po, may mga partners po tayo dito na binigyan natin ng pagkakataon na ma-distribute po nila yung seeds natin. Before, it was Harvest and then East West. Pero nung dumating na po ang No New, we decided to put up na No New na po yung mag-isang magbebenta or panggagalingan ng Red Lady. So si East West po, hindi na po nila dinidistribute ito. Same with Harvest, ang nangyari na lang po is they put it into small packs na lang. Pero lahat po ng original packaging is from No New Seed Philippines po. So far, ang seeds naman eh, always available, hindi na naubusan. Yes po, always available naman po. Pinaghahandaan po natin palagi yung mga nag year round na nagtatanim po, kaya po palagi po tayo may mga available na seeds po. Aside from yung seeds na na-mention mo, may mga ibang seeds pang vegetable na no na dinidistribute niyo? Yes po, meron din po tayong mga vegetables po kay tulad po ng jadeit. Ito po yung ampalaya ng No New Seed Philippines po na bitterless, hindi po siya ganun kapait, child-friendly, pwede po siyang ipaulam sa mga picky eaters po kasi hindi po siya ganun kapait, hindi na siya kailangang lamasin sa asin or ibabad sa tubig. So as is po, pwede rin po siyang ihalo sa mga vegetable salads po. And then we also have other varieties po tulad po ng mga upo, patola. Our patola is called Arnis. Ito po yung sobrang dami mamunga. And then meron din po tayong yung makinis or yung smooth type na patola which is called Lakan. Ito po yung ginagamit ng mga vegetarian na alternative sa meat or yung taba ng karne kasi lasa po siyang karne. Yung aming patola. Wow. Opo. Okay. Hindi okay, mo na kailangan ng mga cubes. Yes po, opo. Ginagamit po siya instead of sinigang na may mga ganun po, yung mga experiments ng mga naka-discover po na pwede siyang alternative sa pork fat sa taba. Yung lasa po kasi niya. Lasang taba ng baboy. Oh, no, yun na. Mga vegetarian dyan, pwede yes, pwede. Po. Yes po. Ma'am, na-curious ako kasi parang ang hirap mag-introduce ng bagong variety katulad niyan yung ampalaya mo na hindi ganun kapait. Paano niyo yung ini-introduce sa mga farmers natin? Saka paano yung market nun? What we do po is, syempre kailangan po muna natin
Kasi kadalasan po ng mga farmers natin, meron na silang mga inaalagaang variety. Ito po yung mga variety na talagang nakasanayan na nila. So kailangan po convince natin sila to give us a small area para makapag demo po or maitanim natin for simple trial ang tawag po, or ordinary or simple trial. Isasabay po natin yon sa leading variety na ginagamit nila. And then harvesting time po, papakita po natin sa kanila, kasi mas maganda nga po yung sinasabi ng mga farmers natin na to see is to believe. Kaya kailangan makita nila yung comparison kung sino yung mas mainam or hindi. Though hindi naman po natin kailangan sabihin sa kanila na mas maganda to or mas mainam ito. Kailangan po sila mismo yung mag-observe, makita po nila yung performance, and then matikman. Ganun po. Minsan po nagugustuhan nila. May mga times din po na mas gusto pa rin nila yung dati nilang ginagamit. Kaya okay lang po yun. Ganun po talaga yung pag-introduce ng mga bagong varieties. Lalo na po sa mga farmers natin na hindi gaanong sanay sa pag-adapt ng mga bagong pinapakilala nating variety. Lalo na po yung jadeite po natin, yung ampalayang bitterless po, is very dark green. Minsan nga po may mga farmers na sila na nag-iimbento ng pangalan. Tinatawag nilang Godzilla, mga ganon, kasi very wrinkled. Alam niyo po yung mga ampalaya ng Taiwan is sobrang kulubot, ganon po, and then sobrang dark green. So minsan kailangan mo sa kanilang ipakita muna or ipatikim para maniwala sila, then saka na po nila susubukan ulit, ganon po. Audrey, ilan days ang ilan days yung sa ampalaya start na mamunga? From sowing po is 55 to 60 days po. And then kaya po niyang mamunga sa isang puno po ng 4 to 5 kilos po. Ganun po. Yung yield na po niya yon, yung yield. Yield niya. So ano, para malaki rin, no? Yes. Kasi po ang isang bunga po is nagre-range ng 350 to 400 grams. Okay. So at least magandang subukan yan. Ito ba is mostly intercrop ba o diretso ito na lang ang pinatanggap? Ang mga ampalaya po kadalasan po is yung mga farmer, twice lang silang nagtatanim ng ampalaya. Naglalagay po sila ng interval para makapagpahinga po yung kanilang mga lupa. Dahil alam naman po natin na mga cucurbits po or tulad ng mga ampalaya, kalabasa, ay madaling kapitan ng fungus or ng mga virus. So kailangan po nilang maglagay ng alternative plant tulad po ng ginagawa ng iba na may crop rotation. So hindi po nila dapat i-practice na year-round or buong four season po, tulad ng Q1 hanggang Q4, hindi nila pwedeng itanim ng diretso yung ampalaya kasi mahihirapan po sila kapag tinamaan na sila ng virus or ng fungus. Ma'am Audrey, anong magandang intercrop with this ampalaya? Anong pwedeng actually po kapag ampalaya po medyo mahirap mag-intercrop kasi naka trellis po yan eh. So nagkakaroon po ng shade sa baba. Kapag mag-intercrop po tayo, hindi po ganun lalaki or magkukos ng stunted growth yung ini-intercrop natin. Kadalasan po na ina-advise namin for intercrop is yung papaya po. Yung papaya, and then may intercrop siyang sile, kamatis, ganun. Pero kapag yung mga nakatrellis po or nakabalag, medyo mahirap pong mag-intercrop ng ibang plant or ng ibang variety kasi problema po natin doon is yung shading. Natakpan. Kung po makakakuha ng enough sunlight yung nasa baba po niya. So maghihinto ka ng ilan months bago magtanim ulit? Yung iba po, humihinto po sila ng isang quarter, 3 months. Then nagtatanim po muna sila ng munggo, ganun po, bilang nitrogen source na rin po. Yung iba naman po is iniiwan nilang idle. Para po makapagpahinga talaga yung kanilang lupa. So at least alam na magsasaka natin na yes po. Magpahinga, no? Opo. Marami na po tayong farmer ngayon na ina-apply po ito. Hindi po katulad noon na pag gusto nilang itanim diretso isang taon ganun. Kaya minsan po may pagkakataon na bumababa po talaga yung yield ng mga farmers. Yung sa patola naman, ilan
ilan days months po. Naman ito. Yeah, days, yeah. No. Ganun din po, 55 to 60 days po may bunga na po yung ating patola. And then mas marami po kasi magbunga ang patola eh. Mas prolific po siya compared to mga ampalaya po natin. Kahit anong variety po, mas marami po talaga mamunga ang mga patola. Same lang dun sa ano, sa ampalaya. Yes. Yung halos same kasi 'di ba yung ano, tawag dito, management ng ampalaya sa kanang patola. Yes po, same po. Release. So yung iba, tama ba ako? Yung iba, after ng patola, nalagay naman nila ang palaya para may trellis na rin. May ganun po. May ganun po, pero may mga farmer po kasi tayo na kapag kumita na sila sa ampalaya, forever ampalaya na po eh. Mga loyal. Loyalist ang tawag doon. Mas mahal po talaga ang bentahan ng ampalaya compared to patola. Kasi hindi naman po ganun palaging hindi siya ganun ka-abundant sa mga public market eh. Kung mapapansin niyo po, mas marami po yung ampalaya. Opo. Ayan, nabanggit mo lang yun sa ano, singit ko lang. Yung Jin, tama ba? Jinbei yung bagong variety? Ano pa? Ano yung name ng variety ng ampalaya? Jadei po. Jadei, oo. Yung yeah. Sa Jadei, mas mahal ba to? Doon sa mga... Yes po. Oh. Actually, yun yung kainaman po kapag kakaiba yung itsura ng isang variety. And then, meron kang marketing points na tinatawag nila na syempre less bitter siya. Pwede mo siyang ibenta na yun yung ginagamit mong pang-akit dun sa consumer. Yung iba po, pinapresyuhan nila siya ng 50 per kilo. While on the market po, yung mga regular ampalaya po na nakikita natin, minsan naglalaro lang sila sa 30, 40 per kilo. Kainaman po na kakaiba yung itsura niya, na nalalagyan natin siya ng mas maganda-gandang presyo. Presyo, oo. Oh, mabalik ako dun sa seed. Yung mga seed nyo is galing ng Taiwan, dadali sa Philippines? Yes, or meron na tayong ginagawa dito sa Philippines? Wala po kami dito sa Philippines. Lahat po ng seeds natin ay from Taiwan po. Yes po. So paano natin masabi na high quality seeds yung ating mga binhi? Yung quality naman po kasi ng seeds natin, ang No New Taiwan po is already on its 53 years. So matagal na po siyang nasa industriya ng breeding ng mga punla at ng mga buto po. So sigurado na po siya, and then ilang beses na rin po tayong nanalo ng awards with that. Then pag dinadala naman po siya dito sa Philippines, yung mga talagang tried and tested na po na katulad ng klima natin sa Taiwan ang dinadala po dito. For example po, ang Red Lady po natin, itinanim siya sa kaparehong klima kasi may ibang lugar din po sa Taiwan na malamig, katulad po ng Baguio, La Trinidad, Benguet, mga ganun po. So hindi po nila yung dito i-introduce nang hindi pa po natin nasusubukan. Kaya po tayo merong mga simple or ordinary trials na tinatawag para bago po natin siya i-introduce sa market ay nakita na po natin mismo na mainam ito at maaaring ipakilala sa mga magsasaka. Yung No New, parang kakaiba yung No New. Ano ba yung ibig sabihin ng No New? Sa Taiwan po, sa Taiwanese po, ang ibig sabihin po ng No New ay farmer's friend. Sa salita po nila, ang equivalent daw po ng No New ay farmer's friend. So tayo po ay kaibigan ng mga magsasaka. At maganda nga kasi makakatulong talaga kung maganda yung buto mo, maganda din talaga yung harvest, di ba? Yes po. Din magbabari yan. Minsan, pagka nagtanim ka, hindi maganda yung ano, yung buto, mababa, mahal-mahal nung binili mo na buto, eh, dun ka talo. Yes po. Ano yan, ma'am? Tatalo. Tsaka yung inputs, siyempre, maglalagay ka ng pataba dyan. Pataba. Pangit yung seeds, sayang. No? Sayang. Yes po. Okay. So, dapat, ano, dapat quality talaga yung quality seeds po na. Talaga. Hindi ba may expiration date ito? So, germination niya. So, kano katagal ang germination mostly? Ang viability po ng mga seeds natin, umabot po siya ng 3 hanggang 5 taon. Nagkakaroon lang po ng pagbaba ng germination rate po kapag hindi po natin ito ini-store sa tamang lalagyan. Kailangan po hindi ito naiinitan. Hindi naman po kailangan aircon, pero mas kainaman po is nasa room temperature.
May mga ibang ginagawa rin po tayo at ina-advise sa mga farmer na kapag sila po ay nakabili ng seeds at hindi po nila naubos or na-consume yung isang pack, is ilalagay po natin siya sa ref since nabuksan na siya. Pero dapat po sealed po para hindi pasukin ng moist, hindi po siya amagin. Pero most likely po yung mga seeds po, umabot po yan ng 3 to 5 years. Maganda pa rin po ang germination as long as nasa tamang lalagyan po at hindi po siya naiinitan or direct sunlight po. Ito is nasa lata ito, no? Nasa lata. Meron po tayong packaging na nasa lata. Meron din po tayong mga nasa foil pouches po. So mostly ang isang pouch nasa 100 grams o 200 grams? Meron po tayong 10 grams, meron din pong 50 grams. Depende po sa klase ng buto. Yung mga pakwan po natin, kadalasan nasa lata po sila. While yung mga flowers, mga melons, red lady, nasa pouch po sila, nasa foil pouch. So ko itanong, magkano po yung mga binhi natin sa inyo sa No New Seed? Iba-iba, ma'am. Sabi nga po nila, isa kami sa pinakamahal na seeds. Kaya, pero po, ang ino-offer naman po natin, kahit na medyo may kamahalan po siya, ito naman po ay 100% po na masasabi namin sa inyo or sa kanila po na quality seeds po itong mga to. Tulad po ng Red Lady po, yung ating 10 grams po na naglalaman ng 700 to 720 seeds, ang presyo po nito ay 3,980. Ganun po. Iba-iba po kasi yung mga melon po natin tulad ni Sweet Flavor, ang 10 grams po nito, may laman po siyang 400 seeds ay 1,200. Yung atin naman pong mga honey juice tulad ni Brilliant, yung yellow skin po and then white flesh, ito po ay 1,300. And then yung Jade Lady po natin, yung green honey juice, 1,500 po. Ang laman po nito is nasa 350 to 380 seeds po. Pagka maganda yung buto mo, tama ba ang iniisip ko kung nag-i-imaginate ako. Naayos ko yung imagination ko. Maganda yung seed mo, may makakales ka sa mga fertilizer. Tama ba? Nasa management pa rin po. Kasi kahit na gaano po kakalidad ang isang buto, kung ang management po natin, for example, yung binili mong buto is mahal, 100% germination rate, pero pagdating sa field, hindi ka naman nagdadamo, hindi ka naman nag-i-spray, of course, with good agricultural practice po, tamang paglalagay lamang ng amount ng mga gamot, and then tamang pag-fertilize. Kung hindi mo yung ginagawa, hindi rin po gaganda yung ating tanim kahit na napakaganda ng binhi. Nasa management pa rin po at nasa puso ng farmer para alagaan po yung kanyang tanim. Yung yung distance na, mga ilang distance ang recommenda ninyo sa pagtanim dito sa Ampalaya? Apo. Sa Taiwan technology po, we maintain 1 meter distance po. Kasi po, ang Ampalaya po ay gumagapang. So, kailangan po magkaroon siya ng medyo maluwag-luwag na space para maigapang niya or yung kanyang vine. Mas marami po siyang magiging dahon. Pero kapag ang Ampalaya po natin ay crowded, nagkakaroon po ito ng competition. Hindi lamang po sa nutrients, kundi nagkakaroon din po ito ng mabilis na pagkalat ng sakit kapag overcrowded ang Ampalaya or maliliit po yung spacing na ginamit natin. Kaya sa Taiwan technology po, ang ina-advise po namin ay at least 1 meter na pagitan para magkaroon po ng mainam na aeration ng ugat sa baba and then magkaroon po ng magandang coverage, leaf coverage sa taas. Yung ibang buto kagaya ng patola and other, yung distance ganun din. Same din po. Kapag mga cucumber beets po tulad po ng ampalaya, patola, kalabasa, yan po, upo, we should maintain at least 1 meter distance po. Lalo na po sa upo kasi malalaki po ang bunga ng upo. Kapag niliitan lang po natin yung espasyo or ginawa natin silang overcrowded sa isang plot, ang nangyayari po is dahon na lang po na nagpapatong-patong, hindi na po nasisikatan ng araw yung mga bulaklak,
hindi po nagkakaroon ng magandang pollination kasi either natabunan siya ng ibang dahon, mga ganun po. May mga pagkakataon na hindi nabubuo yung bunga. Pero kapag mainam po ang ating spacing, may tamang aeration sa ugat, sa baba, and then may tamang leaf coverage sa taas, mas maganda po ang pag-produce nito ng bunga. Pamotri yung ano, yung mga polon chai, yung mga ibang ano seeds ng vegetable, meron din kayo yung para sa upland, yung sa bago. Meron din po tayong mga cabbage, meron din po tayong mga cauliflowers, broccoli, available po sila sa nung museum po. Pero yung ba no, pwede sa lowland or sa talaga sa Baguio and sa mga high area lang? May mga variety po tayo na maaari sa lowland. May mga variety din po tayo na pwede lang po siya sa upland. Tulad po ng cauliflower po, meron po tayong variety na tinatawag na St. Vincent. Ito po ay para sa lowland areas lang po. Una po itong ginamit sa San Vicente, Ilocos Sur. Doon po ito unang nakilala. So maganda po yung performance niya. And hindi po siya pwedeng itanim sa taas or sa upland area kasi pang lowland lang po siya. Then yung mga varieties naman po natin na pang upland lang, tulad po nila Charming, Snow White, na cauliflower, hanggang doon lang po sila sa taas. Hindi po sila magsusurvive dito naman sa lowland. Kaya may dalawang klase po tayo na pinapakilala lagi sa mga farmers. Kapag mga crucifers na tinatawag po natin, merong pang upland, meron din pong pang lowland. Ah, hindi ko pa na masyadong naano yung sa lola na yung cauliflower. Mostly upland lang na nakikita ko, no. Ito ba ang lasa ba almost the same lang yung juicy niya? Pareho lang po. Pareho lang po. Yeah. Dapat ba ito is nasa greenhouse ba ito o sa labas lang pwede rin? Outside field condition po, nasa labas po. Oh, maganda yan. Kasi cauliflower, I think, palaging kulang. May kulang, di ba? So maganda ito para sa yes, sa mga farmers natin dito sa lowland. Pwede pala. Kala ko talaga pang upland lang yung cauliflower. Ngayon ko lang po nalaman yan. Ma'am, bago tayo magtapos ng gap 2, may nakita kasi ako sa Facebook page nyo, may mga sunflower seeds din kayo. Yes po. Pag-usapan po natin yan, ma'am, sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Ibabalik ko ang agree ako dyan. Naputo lang aming usapan. Ma'am, tinatanong ko siya kanina, yung sunflower seeds, meron kayo? Maliban sa sunflower, meron pa bang mga ibang bulaklak na ino-offer ang no-new seed? Yes po ma'am, marami po tayong klase ng flowers available sa no-new seed po. Meron po tayong mga sunflower, petunia, turinia, vincas, meron din po tayong mga flowers tulad ng dusty miller, mga sa upland lang po tumutubo, mga lisianthus or tinatawag po nilang paper roses. Those, katulad po na sinabi ko kanina, may mga crops or plants po tayo na ipinapakilala natin na meron sa upland, meron din po dito sa lowland. Dun sa mga bulaklak na nabanggit mo, ano yung pinaka-bestseller nyo? Sunflower po. Sunflower. Nakita ko nga, limited. Bakit limited time lang? Parang limited stocks lang meron. Yes po. Kasi ngayon po, nung nag-stop po yung tourism, marami pong na, instead of going out, marami po tayong mga kababayan na nag-start itanim ito sa mga yards nila or sa mga kwan, naging interesado sila sa sunflower. So, hindi lang po kasi isang area yung nagkaroon ng tourism farm, di ba po? Ngayon po na unti-unting nagbabalik yung tayo sa normal, may mga nagbubukas na po uling mga tourism farm. Kaya limited po talaga dahil eto po, kapag nagbukas tayo ng tourism farm, hindi pwedeng 500 flowers lang ng sunflower eh. Kasi onti lang yun. Kaya yung iba po, dapat nasa 50,000 sunflower para makabuo sila ng maze, para makabuo sila ng magandang formation para sa pictorials ng tourism farm nila. And since yung condition po natin ngayon na hindi ganun ka-smooth
yung pagdating ng mga buto, meron pong mga factors tulad ng bagyo or tulad po ng mga delays na nangyayari. Kaya hindi rin po kaagad makapagpadala dito ng ganun karaming buto. So kailangan po nating masabihan sila na limited lang po yung buto na meron. Buto natin. Kasi di, ang alam ko, ang sunflower, once na nag-bloom, 10 days after, mamamatay na yan. Magtatanim ka na ulit ng bago. Yes po. Minsan naman po tumatagal siya ng 2 weeks, 3 weeks. Oo. So, kailangan talaga. Marami kang stock na buto. Yes, Kasen? Itong ano ba? Itong sunflower ba, no? Itong sunflower ba, ito yung, may nakikita akong sunflower seeds sa, ano, sa mga pet shop, di ba? Ito ba yung ginagawang yung papakain sa mga Bali po yung sunflower po ng Nonew ay pollenless. Ibig sabihin po hindi po siya mag-form ng buto. Magkakaroon mo po siya ng buto, wala po itong laman. Ano yung variety ba ng sunflower yung meron kayo? Isa lang po? Isang variety lang. Marami pong varieties. Meron tayong orange, black center. Meron din po tayong yellow, black center. Meron din po tayong orange, green center. And then yung ring of fire, yung kulay pula and yellow na sunflower. Then meron din po tayong Prado red, pulang-pulang sunflower naman po. Oh, pero ito yung walang mga buto. Yes, hindi ka makakuha dito kasi doon yung pambuto. Masarap pa rin yung pinapapak yun eh. Wala po. Wala po silang maiipong buto kasi pollenless po siya. Kahit na i-pollinate siya ng mga pollinators natin tulad ng mga bubuyog, butterflies, hindi po siya magpo-form ng buto. May buto man na maligaw, wala po siyang laman. Oh, obligadong bumili sa inyo ng bago. Kayo mama. Yes po. So maliban dito sa ating mga seeds, may mga services din tayo, may mga programs tayo. Sabi nga, no new seed is farmers friends, di ba? Yes. So meron tayong mga programa para sa ating mga kasamahang magsasaka. Tulad yes po. Every provinces po, from region 1 hanggang sa region 13, I guess, meron po tayong mga representative na tinatawag po nating marketing technicians. Sila po yung mga nagpa-farm visit. Meron po sila mga scheduled visit sa mga farmers. Sila rin po yung nagsiset ng farmers meeting. Minsan through cooperatives, minsan through farmer presidents, or minsan through LGU. Ito po yung mga kaibigan natin na tumutulong sa atin para mas makapagpabahagi tayo ng kaalaman sa mga farmers. Then, ang isa rin po sa mga services provided namin ay kapag meron po mga problema tulad ng regarding the seeds, for example po, may sakit, tinamaan ng ganito, ng ganyan, kami po ay nagpapadala ng technician, ng marketing technician to visit the farmer, to advise the farmer po kung ano po yung mainam na gawin, or dapat i-apply. Though wala po kaming binibentang mga agrochemicals or fertilizers, nag-a-advise lang po kami kung ano po yung mas mainam nilang gawin para baka sakali makarecover or maisalba pa po yung kanilang pananim. Wow. Ma'am, sa ating negosyo na rito, ano yung mga nagiging problema naman, nagiging issue natin pag ganitong klase ang ating negosyo? Kapag seeds po kasi, kadalasan po ang na-encounter po namin problema, it's always either yung farmer po is hindi siya open into new varieties. So, minsan po kahit na ibigay mo na sa kanya lahat ng encouragement or consideration to believe na mainam ito kasi mas maganda yung yield nito, hindi pa rin po kasi mawawala sa populasyon ng mga magsasaka natin na kung ano po yung pinaniniwalaan nila, ito lamang po yung gagawin nila. Mm-hmm. Then kapag, lalo na po kapag mga ganitong season, tulad po ng mga pagbagyo, pag ganyan po, isa po yan sa mga problema ng mga seed company kasi either ang daming nasirang halaman na nakakaawa po sa side ng mga farmer,
Siyempre, kailangan mo po yung puntahan, kailangan mo silang bisitahin. Medyo time-consuming po sa part na yon. Pero other than that po, wala naman po tayo masyadong na-encounter na mas mabigat pang problema. Kasi panahon ng pandemic, alam ko meron kayong mga adjustment pagdating sa inyong pag-market ng inyong mga produkto. Yes po. Lalo na nitong pandemic po, though the pandemic has done us very well po. Lalo na po nung nagkaroon ng mga plantito at plantita. Nauso po yung backyard gardening. So before na hirap mag-convince, 'di ba? Hirap ipakilala ito. Nung nagkaroon po ng nauso ang pagtatanim, nung ipinakilala po ng ating gobyerno ang plant, wala na po silang pinipiling varieties. Tanim na lang ng tanim kung ano yung available. Kasi out of curiosity, syempre wala po. Siguro po, mas marami silang free time, gusto nilang gawin ito. So wala na pong kailangan i-convince. Medyo kainaman po yung nangyari na ipakilala natin plant, or yung mga nahilig po sila, nagkaroon ng interest sa pagtatanim. Mm-hmm. Ma'am, you are located, ang main branch ay nasa Tarlac. Tarlac po, Tarlac City. Pero pwede pa rin kami maka-avail kahit wala kami sa Tarlac. Paano? Yes po, you can like our Facebook page po, No New Seed Philippines Facebook page po. And then you can send us a message or you can call us naman po sa mga phone numbers namin. Indicated din po dun sa Facebook page. Facebook page, walang ibang outlet? Meron po kasi, meron din po tayo mga dealers, nationwide po yung mga dealers natin. Mga selected dealers tulad po, for example, may mga partner tayo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, all the way to Mindanao po. Meron po tayo mga partners na may hawak ng seeds po ng mga. Meron mga nauuso na na nagbebenta, nakalagay is pangalan ng sikat na seeds producer pero fake naman yung laman. Paano natin ma-sure na totoo po yung mga nabibili namin mga seeds? Actually ma'am, isa yan sa malaking problema ng mga seed company ngayon. Nung nauso yung online selling, nabasan yan eh. Yes po, dumami po sila claiming na this is from this seed company. Yes. Ganito ganyan. Ang hirap na pong labanan kasi dumami na sila. Meron pa silang mga sarili-sariling Facebook page ngayon, mm-hmm. Meron pa silang mga groups, mga ganyan. Ang sinasabi na lang po namin or ina-announce sa aming Facebook page and we even do text brigade po sa mga farmers natin na huwag pong tangkilikin yung mga nakikita nilang nagbebenta ng kung ano-ano sa Facebook or sa kahit anong social media site. Meron na rin po kasi dun sa mga online shopping Kaya nga nagtaka ko, sabi mo, di ba Facebook, wala bang iba? Kasi parang may nakita ako sa iba. Rin po kasi, opo. Pero ngayon po, isang malaking problema sa amin ay yung pagkalat po ng fake red lady seeds. So I'll take this opportunity po para masabihan yung mga interested farmers natin na ang red lady po ay nasa original packaging ng No New Seed po. Wala po siya sa foil pack na blanco, wala po siya sa ziplock, wala din po siya sa mga nakasupot-supot lang. Ang Red Lady Papaya po ay naka-sealed foil pack with QR po, QR code. The QR. Yes po. And then naka-emboss po yung ating letters sa likod. And then ngayon po, ang may kulay na yung Red Lady seeds natin, kulay green. Kasi ang daling i-fake ng brown kahit na kumuha lang sila ng F2 o second generation mula sa bungang na pitas nila. Ibinibenta na nila yun, ma'am. So, kawawa naman yung farmer na mag-i-invest. And then, maghihintay sila ng 6 to 8 months para mamunga. And then, hindi pala siya si Red Lady. Yes. Ang seeds po, hindi mo siya malalaman na fake hanggat hindi siya naitanong. Akala mo, binili mo papaya, lumabas guyabano, no? Yes, layo. Ang madalas po kasing biktima sa ganito ay mga first-timer. Mm-hmm.
And then, syempre kapag first timer ka kasi, medyo lahat ng sinasabi ng seller, naniniwala ka. Diba po? Kasi sabi niya ganito eh. Oo. Sabi niya, ito yung gawin. So, hindi po. Medyo unfair lang po kasi, ano na siya eh, sobrang dami na po. Talamak na. Yes po, talamak na. And then, we really feel bad, lalo na po doon sa mga nag-i-inquire sa kanila. Kaya gumawa po kami ng paraan to somehow protect the farmers na kailangan maiba yung itsura ng seeds ng Nonyu. Since ang Red Lady po has been a farmer's friend na rin, isa na yan sa mga totoong partner ng mga farmer natin na kumita na noon at kumikita hanggang ngayon. Para din ano, beware po sa mga fake, ayaw natin yan, huwag nating tangkilikin. And as much as possible, dumirekta tayo sa mga store talaga na authorized magbenta. Yes po, authorized po. Ayun. Ma'am, thank you po sa inyong pagsama sa amin. Ang dami namin natutunan, lalo na ako dun sa Ampalaya, meron palang bagong variety ng Ampalaya. Papalawakin pa natin yan na hindi tayo natatapos. Then, hapyaw lang yan. Hapyaw pa lang yung napag-usapan natin. And thank you po sa mga info about sa seeds na binigay nyo sa amin. Sa susunod po ay makasama pa namin kayo ulit dito sa aming programa, ma'am. Yes po. Napakalaking tulong nga ng Nonyu Seeds sa ating mga farmers dahil sa pagbuo ng mataas na kalidad ng mga pananim at may mataas na mahalaga na gusto ng mga tao sa merkado. Maraming salamat po ulit, Ma'am Aubrey, sa inyong pagsama sa aming programa. At sa susunod nga ay makasama pa namin kayo. Yes po, our pleasure po. At salamat din sa paggabay nyo sa ating mga ka-farmers, ha? Yes po. Maraming salamat din po sa kanila sa patuloy na pagtangkilik sa produkto ng Nonyu Seed Philippines po. Mabuhay po lahat ng magsasakang Pilipino. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.